Magandang araw po ulit at welcome po ulit sa aking channel. Sa video ko po ngayon ay ipapakita ko yung ilan sa aking mga alagang bonsai ngayon na nanggaling sa cuttings. Para po maipakita sa mga baguhan na pwede naman po tayong mag-alaga ng bonsai o gumawa ng bonsai galing sa mga cuttings lang. Hindi po kailangang bumili palagi ng mga materials. So, gaya po nitong isa na nasa aking harapan, ito po ay bluebell. Magto 2 years na po ito, plus or minus po yun. Hindi ko kasi natandaan yung eksaktong month kung kailan po ito itinanggol. Bali, ito po ay galing sa talbos lang na tinanim ko. Parang ganito yung itsura niya na galing sa pagtitrimming ko nun sa isa kong lube. Nakita ko kasi na yung iba na nalaglag lang na maniliit ay napansin ko na tumutubo. So, tinry kong magtusok sa lupa ng mga ganito, mga ilang piraso. Ito bali dalawa itong piraso. Yung iba kasing tumubo ko na bluebell na ganito ay binigay ko sa kapatid ko. So, kung mapapansin niyo po, maganda na siya sa 2 years na pagtubo niya. Yung mga ilang taon pa nito, isang magandang tropical style na bonsai na po ito. Yung iba nagtatanim ng bluebell from seedlings. Pero siyempre mas maganda na yung cuttings kasi medyo mas malaki na siya kaysa sa seedlings na binuksa. Bali, itong bluebell na to ay tinitrim ko din siya. Mahaba ang mga sanga nito dati. Pinutol ko para may mga lumabas na mga secondary branches. Ayan po siya. Ito naman po yung hibiscus Taiwan ko. Galing din po ito sa cuttings. Ito lang po yung itinanim dito noon. Siguro mga 2 years na rin nandito ito ngayon. Nakatanim ito sa isang palanggana. Nasa bandang gilid siya ng palanggana. Kaya nangyari, yung karamihan ng ugat niya ipapunta dito. Ito yung gilid ng palanggana noon. So, nung binunod ko, nagka-idea ako na gawing exposed fruit na ganito. Para gumanda yung itsura niya. Ayan po, kung mapapansin nyo, isang magandang exposed fruit na po siya. Isa po sa mga magagandang itanim from cuttings itong hibiscus Taiwan. Unang-una kasi mabilis din siyang lumaki. Lalong-lalo na po kung nakarekta sa ground. Yan yung mga main branches niya nung binunod ko. Tapos itinanim dito. Bali, itong mga nakalabas ngayon ng mga sanga niya. Mga panibagong sanga na niya. So, kung meron din lang kayong bakanting lote or mapagtatam na ng maraming hibiscus cuttings, gawin nyo na po. Sulit po ang resulta nito pagkaraan ng mga 2 to 3 years or kung gusto nyo mas malaki, tagalan nyo pa. Actually, kung meron lang din akong medyo malawak na lupa, yun ang plano ko talaga, mag-propagate nitong hibiscus kasi isa po ito sa napakagandang materyales gawing bonsai.
po ay Red Balete. Galing din po ito sa cuttings. Ito na po yung tinanim noon. Ay, ito. Tapos yan, mga panibagong sanga niya. Lahat yan. Shout out nga po pala kay Melvin Kaase. Bale, kaming dalawa yung kumuha nito doon sa Mother Tree nito na nakatabi ng kanilang presinto sa Pasay. So mahigit 2 taon na rin ito na nakatanim dito, na nakalapag lang din sa hollow blocks na malapit sa ground. So ang nangyari, kaya medyo maganda yung branching niya, malalaki, ay dahil umabot na sa ground yung pinakamain na ugat niya. Pinutol ko lang po para gagawa nga kasi ako ng video ngayon, kaya pinutol ko. Babalik ko na lang. Isa rin po itong madaling buhayin na cuttings, yung Red Balete. Actually, maraming klase ng mga balete ang madaling buhayin sa cuttings lang. Try ko po i-trim ito ng konti para mas ma-visualize natin yung branching. We'll be right back.
Yan po yung branching niya ngayon. Nalis ko po yung mga dahon niya at binawasan ko ng mga sanga na tingin ko ay hindi kailangan para makita natin yung ayos. Ilan lang po ito sa mga materyales na pwedeng itanim or i-bonsai pang cuttings. Marami pa pong pwede, gaya ng Ardao Taiwan, mga iba pang klase ng palete, at marami pang iba. So ito lang kasi yung meron ako, kaya ito yung, ito lang yung mga sample ko ngayon. So yun lang po para sa video natin ngayon. Sana po ay magka-idea yung mga gusto mag-bonsai o yung mga baguhan na pwede naman pala na mag-bonsai o mag-umpisa sa pag-bonsai gamit ang mga cuttings. Mahal na rin kasi ngayon yung mga materials lalo yung sa online. O kung may way kayo makapag-han, maganda rin. Pero malaking bagay po na alam nyo yung mga materials kagaya nito na pwedeng pag-umpisahan para magkaroon tayo ng mga quality materials na hindi nabibili. So yun lang po. Muli po ay maraming salamat at happy bonsai po sa lahat.